Welcome po muli sa Reyes at Even Farm. Ayan, so sa video po na ito, ipakita natin kung paano po may iwasan yung fungus o paano may iwasan dumami yung fungus at saka yung mga sakit na dragon fruit. Ayan, sa pamamagitan po ng ating gagawin po ngayon, no? Ayan, so sa nakikita nyo po sa video, ako po eh nag-i-spray. Ayan. So gamit ko po dyan ay power spray po. So hindi na po namin may papakita yung source niyan, no? May drum po dyan, no? May drum po dyan na malaki at tinimplahan na po, ano? So nakalagay po doon yung power spray natin, umabot po hanggang sa farm. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakalakas po ng buga ng ating spray. So hindi na po kami gumagamit dyan ng 16 liters kasi matagal. So nakita namin na pwede pala itong power spray po, no? Ayan, so yung malaking drum po na yun, parang sa tinimpla namin, parang dinoble lang po namin kung ano yung dating ginagamit namin na kunwari 16 liters po, ano? So siguro dito umabot po ng mga 4-5 tablespoon ng fungicide. So ang gamit po namin ng fungicide dyan sa video po ngayon is diethane fungicide po. Diethane yan po. This fungicide. Tapos hinaluan na po namin, so isang sprayan lang po, ano? Hinaluan din po siya namin ng 7 insecticide po. Ayan, so pinagsama at yan po yung ating ini-spray. So honestly, hindi po maganda sa health natin ang chemicals. Yan, pero sa yan kailangan natin ipakita po, no, yung reality na nangyayari, ano. So yan, wala na pong mga hinog na bunga diyan. So ito yan po yung mga bagong kumbaga mga bagong bunga na lang po, ano, yung kaka yung kumapansin po yung flowers na yan. Mga 7 days pa lang siguro yan. Or wala pa mga 7 days mula noong namukadkad. So siguro mga 4 to 5 days pa lang po yung mga bulaklak po na yan. So matagal pa po bago mahihinog yan. So meron pang mga 25 days ganun. Tsaka itong ini-spray po natin is washable naman po yan. Okay, so isang ulan lang eh mga ulan na agad yan. Kaya itatiming po natin na hindi masyadong maulan. Yung oras po ng pag-i-spray ko dyan is 4 PM. So marami po kasi yung i-sprayhan kaya in-start ko na po siya ng 4 PM. Kung mas okay po sana is 5 PM yung talagang wala ng araw, no? Ayan, so pakuha naman na yan, ipawala na yung araw dyan kaya okay lang din po. So yan, chemical po ang ini-spray natin, no? So yan. Pero ngayon, actually matagal na po itong video na ito, no? Ginawa namin nasa June yata ito na video ko, ano? So yan, pero ginawa din namin mga July. Pero meron po kaming i-share sa inyo soon, no? Na isang technique or isang solusyon para hindi na po kailangang mag-spray po tayo ng chemical. So sa mga next videos po namin, ipapakita po namin, no? So ito po yung mas chemical din po siya pero at least mas healthy po. Ito po yung baking soda na may kasamang dishwashing liquid at may kasamang cooking oil or kung meron ka lang yung neem oil, okay lang din. Huwag lang masobrahan na nakakaluto, ano. So yung tatlong po yung yun, dishwashing liquid, baking soda yung pinaka-importante lang, no? Tsaka yung oil po. Pwede yung cooking oil, pwede naman po yun. So yun po yung mga isi-share po namin soon, no? Pero sa video po yun to, yun nga, sabi ko, chemical po, no? So, bago po kami nag-spray dyan, nagputol po muna kami ng mga infected na sanga. So, lahat po ng infected na sanga, pinagpuputol at ipinakain po sa mga alagang kambing. Ay, mapansin, naka-PPE ako, no? Kasi unhealthy nga yan. Kaya naghanap po talaga kami ng solution na hindi kailangan mag-spray ng mga chemicals na harmful sa ating katawan. Kasi pag nagpatuloy yan, hindi parang wala, sinisira natin yung katawan natin.
Walo sa fruits niyan, wala namang epekto po kasi 25 days po bago pa mahinog yung mga nandyan, no? Basta, lagi nyo lang pong tatandaan na kailangan nyo pong mag-pruning muna bago po mag-spray, no? So, tatanggalin po lahat ng infected na sanga. At kung kaya din po, no? Isprayhan din po yung tanggalin po yung muna yung mga damo sa paligid. Ayan, kasi yung mga damo po namang unnecessary, sila pa yung dagdag problema po sa farm po natin, no? So, yung mga langgam, kuhol, yan po, ano? Mga insekto. Ayan, kung may mga damo po sa paligid, dumarami rin sila. So, dumadami ang problema. So, mag-spray po tayo. Isa pang ginagamit namin dito na hindi po kasama sa video, ito po yung ginagamit po namin na fruit fly trap. Ayan, para naman po yung mga fruit flies, hindi nila butasin yung mga prutas. Kaya dito po sa farm namin ngayong taon po, kung meron man na-infect ng fruit fly trap, siguro nasa 1 kilo lang lahat in total, no? So, as in, malaking tulong po yun. Tsaka, syempre, ito pong pag-i-spray, no? So, kailang mag-spray din po talaga. Ayan. Pero sabi ko nga yan, meron po tayong nakitang mas mabisa. Kung tutusin, siguro same na mabisa lang din, pero mas healthy po siya, no? So, yun nga yung papakita po namin sa susunod po na video natin. Ganito rin po yung pag-i-spray doon na gagawin namin, no? Dadaan din po siya dyan sa power hose natin. Pero, syempre, baking soda siya, dishwashing, tsaka oil po. Mas healthy po ng mga chemicals, no? So, hindi na po natin kailangan mag-PPE. Ayan, mga protective gear, no? Ayan. So, yun. The best time is 5 PM onwards po. Medyo maaraw pa pag 4 PM, no? Pero kailangan kasi. Meron pa kasi akong i-sprayhan dyan na harap po na farm namin. So, yun lamang po sa video na ito. Kung may mga questions po kayo, iwan nyo po sa comment box, no? And palagay na rin po ng lugar po ninyo, no? Kung saan po kayo ngayon na habang nanonood po, no? And para medyo magkakilala po tayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout sa mga susunod po namin na video. Ayan. So, shoutout po namin sa mga susunod po na video, ano? Mention lang po sa mga may gusto po, ano? Ayan. Sama-sama po natin na pagandahin ang dragon fruit farming business sa Pilipinas. So, ayan, no? Sa ilalim, spray po sa ilalim, sa taas, yan po. So, yan. Kailangan po talaga. So, ina-esprayhan po lahat yan, no? Ayan. Ayan. Ito po yung mga 15 po na poste namin na nasa 7 years na rin po yan, eh. Yung mga una sa video, ito po yung mga mas bata pa yun. Mga 5 years na lang yata. Or 4-5 years yata yun. Ito yung mga 6 to 7 years yata ito, ano? Ayan, so mapapansin nyo, marami pong bunga, ano? Ayan. So, isa-isang poste po talagang sa ilalim. Madamo pa, pero mas maganda kung halos walang damo po, no, sa ilalim kasi yung mga damo na yan nangaago pa ng nutrients po, no. Ayan, nasa lima may likod na po ko, last part na po na ito, last na po ito, no? May yun yung kikita nyo, yung kulungan po is sa gansa naman po yun. So ngayon po may ani po kami na gansa dyan, no? Ayan yung huling post. Yan, no? Iubos muna niya.
may isang tanim din po noon. Halos wala nang damo, medyo malinis siya. So yun lang po, sabi niyo to, salamat po for watching. Thank you and God bless.